Retro scooter galing sa isang Japanese brand. Bakit hindi? Boys and girls, ito ang pagka-cute-cute na motor from Yamaha. Ang Mio Fazio. Dude, masyado na ba akong late para sa review na to? Sobrang daming kumukuha ng scooter ngayon. Well, of course, ang reason dyan, napaka-practical ng mga ganitong klaseng motor. Tulad na lang nitong Fazio. Retro scooter na may modernong pagkakaulma sa design at technology. Gumagamit ng 125cc displacement, isang air-cooled, 4-stroke, 2-valve, single-cylinder, fuel-injected, single overhead cam na may sipan ng 8.4 horsepower at 6,500 RPM at 10.6 Nm of torque at 4,500 RPM. Fuel tank capacity is 5.1 liters, may bigat na 95 kilograms lang at mabibili nyo ang Fazio for an SRP of 92,900 pesos. Guys, ang cute ng motor na to, ito ang pang-cutifies na motor talaga. Nasarap natin ngayon ang ivory white, available din to in cyan, red at naglabas sila ng bagong kulay which is ang matte orange at pastel blue. Alam niyo kung magiging candy ang mga motor? Ito yun eh. Simple yung atake niya pero sobrang catchy sa mata. Round LED headlight up front, automatic bumubukas yung ilaw once na naka-engage yung makina, which is para sa akin is a good thing para visible tayo sa daan kahit may araw. Simpleng mirrors para sa simpleng disenyo ng motor. Tsaka nila nilagyan ng black diversion fairing dito sa gitna with Yamaha emblem. Ewan ko ah, pero para sa akin mas strip ko yung plain yung party dito. Ewan ko ah, para sa akin lang naman yon. Siguro mas malinis tignan kung pure white to. Habang yung ibang retro nagpo-focus sa mga bilog na design, itong mga parts ng scooter na to, maoblong eh. Yung turning light, which is by the way, nasa harapan. Itong LED headlight, kahit itong black fairing sa gitna, may oblong design siya eh. Maging itong LCD display, what? Balik tayo maya-maya dyan. Malaking fender sa harap. Iwala yung front fender sa mudguard. Of course, ang gusto ko sa mga scooter, may gulay board. Dahil medyo compact yung scooter, expect na natin na hindi ganun kalawak yung room natin para sa gulay board. Meron din tayong open glove box dito sa kanan. Cellphone, pwede naman. Ingat lang once na nasa daan na kasi madaling hablutin to. For the key, hindi po tayo nakakilis. Ito ang itsura ng susi niya. Ang haba, no? Pero may shutter key tayo. Para just in case mag-park tayo sa mga mall, masasarado natin yung susian. Alam niyo, hindi pala automatic yung susian nito, no? Sa ibang brand kasi kapag nilock mo na yung bike, yung steering wheel, pag hinugot mo siya, automatic sasarado yung shutter key. Pero ito hindi eh. Manual siya, oh. Another compartment sa kaliwa. Ito kahit papano, may takip na tayo. Meron tayong 12-volt socket kung sakaling gusto nyo mag-charge. Hindi lang ganun kalalim yung compartment niya dito sa kaliwa. Meron din tayong hook na may lock just in case gusto nating magsabit ng mga plastic, mga pinamalingki natin, mga bag. At di pa yan, meron pa dito. Ah, di ba? Magkabilaan yan eh. Plastic po to. Hindi katulad ng isang sikat na European retro scooter na bakal. Ito plastic. Kaya kahit papano, medyo decent yung presyo niya eh. Hindi ganun kamahal, hindi rin ganun kamura. Saktuhan lang. Itong rubber na to, aftermarket to. Hindi ganun kadaling madumihan o magasgasan yung plastic ng footboard. Ayan o. Kaya mas grippy siya. Aluminum pillion footrest para sa mga bike ride natin. At two-tone seat. For the seat, hindi ganun ka-fancy. Pero para sa akin, okay na yung ganito para sa presyo na maibibigay niya. Meron pa tayong mga stitching design. And cute na grab rail para sa mga bike ride nyo again. Alam nyo, hindi pa nakontento ang Yamaha sa design nila. Nilagyan pa nila ng plate design dito sa gilid.
hindi siya yung purong fairing lang na buo na may logo ng Fazio dito sa part na to. Meron tayong oblong na taillight. Again, buksan natin. Yan ang tsura niya. This is not LED. And mga turning signals natin, bulb type pa rin. Anong meron sa ilalim ng upuan? Buksan natin. Para mabuksan natin yung main seat, meron tayong switch dito na kung saan ite-turn lang natin yung susi pakaliwa. Makiklik siya. Ay, naangat na siya. Hindi po hydraulic yung upuan natin, pero meron tayong dalawang hook dito para sa mga helmet natin. Tools and... Teka, ano to? Salbay itong pusa na to. For our compartment space, dahil medyo compact ang Fazio, wala tayong masyadong room. Meron tayong 17.8 liters compartment. Sa mga nagtatanong kung pwede ba ang half face dito, mukhang hindi dahil napakaliit nito. Pero subukan pa rin natin. This is a half face helmet from SEC. Ito ay grid helmet nila. Tingnan natin kung mag-fit. Mukhang hindi. I think kahit anong helmet, di kakasya dito sa compartment niya. Sarap ba ito? Hindi. Huwag magkapagas tayo, kailangan natin iangat yung puan para mabuksan natin yung fuel cover dahil andito yung fuel tank natin. We have a very unique looking LCD display. At dito napaka-basic lang ng mga information na makikita natin. Meron tayong speedometer dito sa taas, odometer dito sa gitna, at fuel gauge dito sa baba. Para makita ang ibang information dito sa part na to, meron tayong maliit na button dito sa gitna. Pindutin lang natin yan. Pupunta tayo sa trip meter, time, battery voltage, at yun lang. Walang tachometer, walang traction control or anything fancy. Sa taas, makikita natin yung high beam indicator, check engine turning light, at yung idling stop icon. Pwede nyo rin i-connect yung mga cellphones nyo through the app called Y-Connect. So doon, makikita nyo yung mga basic information ng bike. Simple lang, no? Pero ang ganda. Sa kanan, makikita natin yung idling stop button. Hazard switch, yes, meron po tayong hazard na nasa kanan. Ignition switch, hindi ganun kalambot na grips. To the left, makita natin yung high beam and low beam. Turning switch, busina, malakas din. At brake lever din na may handbrake. Ayan. We have a telescopic suspension up front na naka single piston calipers at single disc with no ABS. Dipstick, kung sakaling gusto natin i-check kung ilan na ba ang level ng oil natin. Exhaust na napaka-cute. At uniswing suspension dito sa likod. Actually, this is not the stock suspension of Fazio. Aftermarket na to, this is YAS suspension. Maganda-ganda na yung suspension na nakakabit dito. Sasabihin ko mamaya kung bakit pinalitan agad ng suspension to. Drum brake sa rear, 12 inches alloy mags both front and rear na gumagamit ng stock tire na Dunlop Scoot Smart 110x70 dito sa likod. At ganun din sa harap. First ride sa napaka-cute na Yamaha Fazio. 12 inches alloy wheel both front and rear na naka Dunlop tires na ayos na rin. Guys, sa mga nagtatanong bakit pinalitan agad ng YSS suspension yung rear suspension nito, actually as per the owner ng bike na to, natama daw or makaltag yung stock suspension ng Fazio. Lalo na kapag may humps, pag may lubak, yun, nag-iingay daw. I mean, natama daw talaga, kaya pinalitan niya ng ganitong klaseng suspension. First time kong makakagamit ng Fazio, kaya excited ako. Mga Kiripies, yeah! Unang upo. Okay. Pakiramdam ko ang lawak ng footboard niya, pero malalaman natin mamaya kapag umaandar na tayo. By the way, the seat height is 750mm. I'm 6 foot tall, 85 kilograms, at ganito ang itsura ko sa Fazio. Okay ba? Anong masabi niyo, mga K-Device? Kung masyadong matangkad ang katulad ko para sa ganitong klaseng motor, kasama natin si Dan na 5'6 ang height, tama ba? At ganito ang itsura niya sa motor na to. Ito ang saktong-sakto lang. Bagay na bagay para sa mga average Filipino height. For the footboard, ganito ang itsura ng legs natin. Isa sa mga tinitignan ko agad sa isang scooter, yung room ng legs natin sa pagdating sa mga footboard ng scooter. Sa full turn, natama po yung manubela, yung handlebar dito sa legs natin. Siguro kung katulad ko kayo na matangkad at gusto niya ng Fazio, pag magte-turn kayo, much better kung bababa niyo lagi yung legs niyo. Wala naman tayong Y-Connect, so hindi ko na i-connect yung phone ko dito sa motor na to. Wala tayong kailangan i-adjust, side mirror, saan na natin.
Ba tayo mag-start? May side stand ba? Mahal ba sa kaliwa to? Dapat kanan? Teka, bukunin natin. Oh, ba't ganun? Pwede naman sa kaliwa. Nangangamutong motor na to ah. Ibang scooter kasi kapag ni-start mo, ma-vibrate agad eh. Eto, kalmado lang oh. Alright. Kahit maliit yung motor, tsaka mahaba akong tao, hindi awkward yung position ko eh. Well, sa point of view ko to ah, ewan ko lang kapag nakikita ko na ibang tao. So totoo lang, kanina pa may tingin ng tingin sa akin eh. Ngayon lang ata sila nakakita ng American sausage na nasa tidbits na motor. For our ergonomics, hindi ganun kalit yung pakiramdam ng motor. Kung titignan mo siya nang nakapark yung motor, masasabi mo ang liit talaga ng scooter eh. Pero once na nakasalpak na tayo dito, tignan niyo yung room ng legs ko. O diba? Kahit paano may space pa tayo. Ang haba na ng legs ko ah. Yun nga lang kapag full turn tayo, doon natatama yung handlebar dito sa tood natin. Upuan, hindi siya ganun kalambot. Pakiramdam ko, saktong-sakto lang yung puwet ko dito sa upuan natin. Para sa malaking paa na katulad ko, saktong-sakto yung footboard oh. Buti na lang may mating tayo. Kahit paano grippy yung pakiramdam ng sapatos ko. Sa lahat ng dash ng lower CC ng Yamaha, gumagamit sila ng LCD. Kahit yung R15 nila, Aerox, M15, ganito yung kulay eh. Overtaking power, subukan natin. Sa panga. Not bad. I mean, may hatak pa rin siya kahit papaano. Pero dahil single overhead cam lang to at 125cc lang, eh, don't expect too much. Kailangan full throttle kayo kapag mag-overtake kayo. Obviously, dahil naka-telescopic lang tayo at naka-stock settings yung suspension natin sa harap, eh, medyo matagtag siya. Pero sa likod, dahil naka-YSS na tayo, medyo bouncy na tayo eh. For the grips, saktong-sakto lang yung kamay ko sa grips. Walang labis, walang kulang. Isa pa. Give me power, baby! Wala, yun na talaga yung lakas niya eh. Ang daling sumingit oh. Ang liit eh. Ito makipot tong part na to. Subukan ko kung makalusot tayo. Oh, effortless! Yung pakiramdam ng switch natin, hindi siya ampaw. Ayan oh. Medyo maingay nga siya oh. Teka, may eco-mode tayo? What? Subukan natin yung power niya. 8 horsepower sa 95 kilograms na motor. Kamusta ang power to weight ratio? Teka, lugi. O, baka yung daan eh. Maghintay tayo ng pantay. Nasa 85 na tayo. Oh, come on. Teka. Saglit lang mga ka-85 ha. Magkape muna kayo. Okay, nasa 92 na tayo. Come on. Come on, you can do it. Yuyuko na ako para may aero. Sige. Ah, come on. 93, 94. Sabihin natin 95. 95 kilograms na motor na may 8 horsepower, 125cc single overhead cam. 95 kilometer per hour lang po ang top speed natin. Expected na yun kasi yung ibang scooter nga sa same category, ganun din eh. Speaking of competitor, pagdating sa ganitong klaseng motor, syempre hindi mawawala dyan ang Benelli Panarea at ang Vespa. Well, yung Benelli Panarea tsaka ito, halos magkadikit yung presyo. Magkano ba ang Panarea ngayon? 95? Almost 2,000 difference. Magkaiba yung approach, yun talaga
pure retro yung itsura nun. Ito kasi may touch na ng modern design and may Bluetooth connectivity tayo sa mga mobile phone natin. May Y-Connect tayo dito. And also the engine, naka-blue core tayo. It's made by Yamaha. So it's a very reliable bike and it feels like a premium scooter. Dahil may idling stop system tayo, namatay na yung makina. Which is a good thing para makatipid tayo sa fuel consumption. Magaan yung motor, 125cc lang. Ang fuel consumption natin, as for my reading, pumalo tayo ng 46 km per liter. Yeah. Whee! Ang smooth ng takbo. Parang gusto kong bilang misis ko nito. Guys, don't get me wrong ah. Yung numbers niya sa spec sheet eh, mabababa. Pero I think decent na yung power niya para sa city driving. Wala tayong ABS dito sa Fazio. Para sa akin, okay lang yon kasi hindi rin naman ganun kalakas tong motor na to. Pero syempre, iba pa rin talaga pag may ABS yung motor mo. Extra safety na rin yon, extra confident sa bawat biga mo. Ito, 8 horsepower lang naman eh. Tsaka 10 Newton meters of torque. To think na mas tataas yung presyo niya kapag naka-ABS pa. Eh, hindi na siya affordable, di ba? Alam nyo, ewan ko lang ah. Pero pakiramdam ko, nasakit yung likod ko dito sa motor na to. Ewan ko, siguro dahil sa position ko. Pero nangangala yung likod ko eh. 2 bar lang kanina yung fuel gauge natin. Nagpa-top-up tayo ng 2.8 liters, 187 lang yung nagastos natin. 91 octane, 65 pesos. Tipid! Yeah. Oop! Ayan, narinig nyo yun. Yamaha Fazio. Ganda no? Kung may extra budget kayo at gustong gusto nyo ng ganitong itsura na halos wala kayong kamukha kasi most scooter ngayon magkakamukha na eh. Medyo sporty kung gusto nyong maiba at gusto nyong maging cute, Yamaha Fazio. The only downside for me sa nakita ko sa ride natin, of course number one, hindi siya bagay sa matatangkad. Pero kung gustong gusto nyo naman talaga, why not? Sundin nyo kung anong nasa puso nyo. Sa ibang bansa nga, yung mga Italiano, matatangkad sila eh, pero wala silang pakialam kung maliit yung scooter nila. Number two, the front suspension. Siguro onting tune lang dito, onting timplan lang sa suspension, okay na. Dahil like other stock suspension, eh matagtag siya. Number three, yung starting system natin. Ito, pansinin nyo to ha. May time na nahihirapan akong i-start yung motor. Hindi siya ganun ka-responsive. Yan, tulad ngayon, nag-start siya agad. Pero may mga time na... ngayon, nag-start siya agad. May kiliti yung ignition switch niya eh. Siguro contact cleaner lang okay na to. Hindi ko lang alam sa ibang Fazio user dyan. Baka ganun din yung issue nyo. Let me know in the comment section down below. Pero ito, minsan ganun eh. And itong size stand niya, narinig niyan. Ang haba kasi ng spring eh, oh. So medyo maingay siya kapag side stand niya siya. Siguro palit na lang kayo ng side stand kung sakali. Tahimik yung makina, so far okay sa akin yung engine. Overall, ang cute ng motor. Decent power para sa city. Bago natin tapusin tong video na to, I would like to thank Joff for lending me this scooter. At syempre, matagal-tagal kong di nagawa to. Shoutout tayo sa mga comment nyo. Master Yeager TV 1178. Jow, favor naman, pa-review naman ng mga Aprilia kung may time ka. Wala pa ba tayong review ng Aprilia? Parang wala pa, no? Sige, sure. Line up tayo ng Aprilia. Master Yeager TV, mag-iingat ka palagi. User QJ9EU4WE1U. Ang dali ng pangalan mo, ah. Ang bangis mo talaga mag-review ng 2 wheels, idol. Sana sunod naman QJ Motor SRK400. O nga, no? Never pa tayo nakapag-feature ng QJ Motor. Malay nyo, soon makapag-feature tayo, no? So, abang-abang lang. Jamil Gambito 3190. Sir Jow, Adventure 790S. Naman po, baka lang naman tagal ko nang nakasubscribe sa'yo. Sana mapagbigyan. Alam ko maglalabas ng bagong adventure na mid-range eh. So sana yun yung ma-feature natin. Jimil Gambito, maraming salamat sa suporta mo. And lastly, kay Francis Suno 4668. Sir Jow, next mo naman yung Cyclone 400 ng Rusi RS. Pa-shoutout na rin. Francis, big shoutout sa'yo. Oo nga eh, sana makapag-review tayo ng Cyclone 400. Ang tagal ko na rin minamata yun. Wala eh, mailap sa akin yung motor na yun eh. Pero sana soon, makapag-feature tayo nun. Tuma, Beautifies! Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel ka! So make sure to press the subscribe button dyan sa baba. And let me know your thoughts kung anong masasabi mo dito sa Yamaha Fazio. At sa mga user dyan, let me know your experience tukol dito sa motor na to. Para malaman din ang iba. Kaya mga Beautifies, see you sa next
content.